Sa mga sikat, natutulala si Carla habang ito ay naguurong ng pinggan. At nang biglang may bumusina ay nabitawan niya ito at nabasag. Sakto namang nasa likuran niya si Dan at narinig niya ang pagkakabasag ng pinggan. Tinanong nito kay Carla kung anong nangyari. Sinabi rin itong napapansin niyang kahapon pa itong parang wala sa sarili. Sagot naman ni Carla na nagulat lang siya kaya niya nabitawan ang pinggan. Ngunit parang hindi naniniwala si Dan kaya sinabi niya kay Carla na napapansin niyang kahapon pa itong parang wala sa sarili. Na ano ang meron at hinihiling ni Dan na sabihin ito sa kanya kung ano iyon. At naalala ni Carla ang nasabi na niya kay Troy na nakita niya si Romeo de Mayuga sa labas ng kanilang tahanan. Ngunit sagot ni Troy sa kanya na imposible na nandirito siya sa sidero dahil alam niya ang mangyayari kung bumalik siya dito. Pero paninigurado ni Carla na nakita niya talaga si Romeo at hindi siya pwedeng magkamali. Naipangako naman ni Troy kay Carla na alamin niya ang nangyayari. Naaalamin niya ang nangyayari at nandito lang siya para protektahan siya. Naalala rin ni Carla ang pang-aabusong naranasan niya mula kay Romeo de Mayuga na hindi naman niya sana gagawin ang pag-escort kay de Mayuga kundi dahil sa pera at hindi niya kailanman ginusto iyon. Na hindi naman siya makapagsampa ng reklamo dahil sasabihin ng mga tao na ginusto naman niya iyon dahil iyon naman ang trabaho niya. Naalala rin ni Carla na tinanong niya si Dan kung bakit hindi pa ito nagtatanong tungkol kay Romeo. At sinabi ni Dan kay Carla na mahirap marinig ang tungkol doon. Dahil sa mga naalalang ito ni Carla, minabuti niyang huwag ibahagi kay Dan kung ano ang labis niyang kinatatakutan. Nagsinungaling siyang walang anuman ang napapansin ni Dan sa kanya na siguro ngayon lang niya nararamdaman ang pagod. Ngunit naghihinala pa rin si Dan na hindi sinasabi ni Carla ang totoo. Sa BA, nag-aalala ang mga empleyado kay Kyle at tinanong nila kung okay lang ba si Kyle dahil medyo malakas ang pagkakabagsak niya kanina. Tinanong rin nila na bakit siya itinulak ni Rika. Tanong naman ni Rose kay Kyle kung may ginawa ba itong masama kay Rika kaya siya tinulak nito ng ganoon kalakas. Sakto rin na papasok na si Chino kaya tinanong niya rin sa kanila na kung anong ginawa ni Kyle para kanino. Gayon din si May na itanong niya kung anong nangyayari. Sagot naman ang isang empleyado na nakita kasi nila na itinulak ni Rika si Kyle ng malakas. At tinanong niya muli kay Kyle na tama ba si Rose na kaya siya itinulak ni Rika ay may ginawa itong masama sa kanya. At tumingin si Kyle kay Rika parang hinihingi nito ang permiso nito na sabihin na sa kanila ang totoo. Sasagot sana si Rika ngunit nakita niyang paparating si Axel. Ngunit si Axel na mismo ang nagsabi na hindi galit si Rika kay Kyle. Na sila na. Paliwanag pa ni Axel na as in mag-girlfriend, boyfriend, mag-boo, mag-jowa. Masaya naman ang mga empleyado sa narinig nila kay Axel kaya nilapitan nila si Rika. Sinabi nilang masaya sila para sa kanilang dalawa at bagay silang dalawa. Biro naman ni May na alam na niya nung una pa lang na magiging sila dahil ang lakas ng chemistry nila. Binati naman silang dalawa ng congratulations. Gayon din si Axel, inabot niya ang kamay niya kay Kyle at binati nito ng congratulations. At inabot ni Kyle ang kamay ni Axel at sinabi nitong cheers, sabay yakap sa kanyang matalik na kaibigan. Lumapit rin si Axel kay Rika. Inabot nito ang kanyang kamay at sinabi nitong Miss Achiever, best wishes. Matagal bago inabot ni Rika ang kamay ni Axel. Muntik nang ibaba ni Axel ang kamay niya, ngunit inabot rin ni Rika ito at saka sila nagngiti ang dalawa. At masaya ang lahat ng taga BA dahil sa kanilang nalaman. Sa opisina ni Troy, pinatawag niya si Jake at pinapahanap niya si Romeo de Mayuga. Sinabi niya kay Jake na alamin nito kung nasaan ito at kung ano ang ginagawa nito. Binigyang diin pa ni Troy na urgent ito, kaya naitanong sa kanya ni Jake kung ito ba ay isang banta. Oo, sagot naman ni Troy, kay Carla at maaari rin kay Rika. Kaya kinakailangan na mahanap na siya nito agad dahil nakita pati ni Carla sa labas ng kanilang bahay. Curious naman na tanong ni Jake kung anong kinalaman ni Carla doon. Bago naman sinagot ni Mayor Troy ang tanong sa kanya ni Jake, sinabi nitong kung ano man ang pag-uusapan nila ay hindi pwedeng lumabas sa loob ng kwartong iyon. Sagot naman ni Jake na, I understand, Mayor.
Pagtatapat ni Mayor kay Jake na si Romeo Di Mayuga ay isang matagumpay na businessman dito sa Sidero. Makapangyarihan, marami siyang koneksyon na nakaposisyon. Dagdag pa ni Mayor Troy na bago siya naging mayor ay inilantad niya ang shady dealings ni Romeo Di Mayuga at kinasuhan niya ito ng patong-patong kaya napilitan siyang umalis ng Sidero. Binigyan din pa ni Troy na alam ni Romeo kung anong gagawin niya sa kanya kung babalik siya ng Sidero. Inulit naman ni Troy ang utos niya kay Jake na hanapin nito si Romeo. Curious namang tanong ni Jake kung anong kinalaman ni Carla kay Romeo. Sandaling natigilan si Troy. Tinatantya niya kung ipagtatapat ba niya, ngunit pinili niyang sabihin kay Jake. Sinabi nito kay Jake na dating escort si Carla at customer niya si Romeo. Na-obsessed si Romeo kay Carla at sinasaktan siya nito. At napakatagal na panahon bago nalampasan ni Carla ang trauma na nangyari sa kanya dulot ng pang-aabuso ni Romeo sa kanya. Kaya ani pa ni Troy na nangako siya na hindi na siya sasaktan ni Romeo ulit. Pagbibigay din pa ni Troy na wala siyang balak na talikuran ang pangakong iyon kay Carla. Sagot ni Jake, copy Mayor. Very good, wika naman ni Troy sa kanya. Hindi naman mapakali si Romeo, paruot parito siya. Umupo at uminom ng alak. Pinagmasdan ang mga larawan ni Carla na kuha niya at sinabi nitong malapit na tayong magkita Carla. Obsesyon lang ba ang tunay na dahilan ni Romeo sa pagkagusto nitong makita si Carla o may mas malalim pang dahilan na sangkot ang matandang Ramones? Magiging okay pa kaya sila Axel at Rica kahit na sabihin pa ni Rica na importante sa kanya ang pagkakaibigan nilang dalawa? Abangan bukas sa aking channel ang mga kasagutan sa mga katanungang ito. Huwag pong kalimutang mag-subscribe upang manatiling updated sa nakagigimbal na kaganapan at mas tumitinding tagpong tiyak ninyong masasaksihan sa seryang pinag-uusapan ng bayan, ang top trending at viral na viral scandal.